Napakarami po mga buhay nasisira, nawawasak, gumugulo because of sexual immorality. Hindi lang mga pamilya, hindi lang mga careers, pati ministries are sacrificed when people commit sexual immorality or when people who are close to us commit such sins. Many people who otherwise should have been having good and peaceful lives get into terrible and troublesome lives. Why and what does the Bible teach about the subject? Yan po ang ating pag-aaral at atin pong susuriin sapagkat dapat hanapin natin kung tayo ba ang gumagawa nito o ano ang epekto sa atin ang paggawa ng mga tao sa ating paligid at kung ano pong ating participation, why these things happen. Maybe we are active participants, maybe we are just passive audiences, and in all cases, we are still responsible. The whats and whys of sexual immorality. Our Father, our God in heaven, we pray that you may enlighten us. Teach us your good and perfect ways. Enlighten us, O God, and let the Holy Spirit lead us unto greater knowledge of you and unto greater wisdom by which we may apply your word into our daily lives. Nawa kayo po ang maging tagapagsalita namin, Panginoon. Palayain niyo po kami sa mga pahirap na idinudulot ng masasama at makasalanang pamamaraan ng pamumuhay. At nawa, Panginoon, ang aming pagbubulay-bulay maging daan upang lalo naming madakila ang iyong pangalan, mapaayos ang aming buhay at buhay ng mga malapit na mga tao sa amin. Lead us, teach us, protect us from lies. Protect us even from harm that may come from malicious people and evil spirits. Give us your peace, your wisdom, your knowledge. Walk in our midst, O God. Let your face shine before us. Teach us, lead us. Use your servant as your instrument, but be our speaker. In the name of Jesus, we pray to you, Father in heaven. Amen. Ang mga pasikot-sikot, the whats and the whys of sexual immorality. First of all, let us make a big review of what the Bible teaches about sexual immorality. Exodus 20 verse 14, you shall not commit adultery. So yan pong unang tinuturo, do not commit adultery. What is adultery? A sexual relationship between a man and a woman with one or both of them married to another person. In other words, in this liaison, what's happening? One is being cheated because one of the partners or both of them may be married to another person outside of this partnership being made. Of course, many people would like to even fine-tune that and they call other forms of sexual immorality as fornication. That which is committed by people who are neither married to anyone else outside of their union. In other words, iba't ibang pananaw pero ganun din ang kahulugan, sexual immorality, sexual union committed by people who are not married to each other. Whether they are both single or one or two of them are married to someone else. How about multiple marriages, you might say? E di pakasala na lang lahat, solved na, kasal na kayo. In fact, may isa pagang lumapit sa akin noon and in all seriousness was seeking my permission. So kung hindi ako ang Diyos, bakit ka sa akin nagpapaalam? Para daw mawala na yung kasalanan, pakasalan na lang niya lahat. Genesis 2:24, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife and they will become one flesh. So pag one na kayo ng asawa mo, paano pa may sasali uli at makikiwan na naman siya doon? In that context, it is obvious that the original intention of God was that one man, one woman constitutes a marriage. So silang dalawa lang. 1 Timothy 3:2, now the overseer must be above reproach, the husband of but one wife. This is one requirement of those who are going to be leaders in the church.
The requirement doesn't mean that it is only expected of those who are leaders, but because leaders are to be models for everyone else, then this is what everyone else should actually be having in their lives. Just one wife, or in the case of women, one husband. And do not think adultery, or do not think adulterous thoughts. Kanina sabi natin, do not commit adultery. Ngayon naman, just do not think. Do not think adultery, do not think adulterous thoughts. Matthew 5:27-28. Jesus speaking here, you have heard that it was said, do not commit adultery. But I tell you, that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Obviously, the audience being addressed by the Lord here were men. That's why ang ginawa niyang object of adulterous thoughts were women. But this can, of course, be reversed. And if you're talking to women, you might say, anyone who looks at a man lustfully has already committed adultery with her in his heart. Lalo naman kung a man looking at another man and then thinking of sexual relationship, lalo nang nagkagulo-gulo at nagkahalo-halo ang balat sa tinalupan. Ano po ang malinaw dito? Pag tumingin ka sa isang tao, ano man yung gender niya, pinagdanasaan mo siya at ang tingin mo lang sa kanya isang sex object, a piece of meat, you commit adultery in your heart. By that standard, brothers and sisters, how many of us will be labeled adulterers by Jesus? Because it is Jesus who says this. Sabi niya, noon, babasa niyo, kontento na kayo na sinasabing huwag kang makikiapid. Sinasabi ko sa inyo, pag nasaan mo pa lang ang kapwa mo, nakikiapid ka na sa iyong puso, sa espiritu. What else does the Bible teach about this subject? Do not sexually take advantage of weak persons. Huwag pagsasamantalahan ang mahihina. Of course, physically, yung mas mahina, kaya that's why most women get raped than men. But there are also men who get raped. Hindi pagsasamantala yon sa mahina. Yung kahinaan na yan may be physical, it may be spiritual. Most of the time, it is emotional or psychological. It can also be economic or financial weakness that people are able to take advantage of others. Very especially, the Bible teaches that there should be no advances made against widows. Yun po mga widows, kadalasan yan ang tampulan ng panunukso dahil alam nila na baka malungkot, hindi naman lahat ng widow malungkot, baka nangungulila, baka ganito, baka ganyan. Mark 12:40, talking about religious leaders who abuse their possessions, they devour widows' houses and for a show make lengthy prayers. Such men will be punished most severely. At hindi po bago yan. We keep hearing about such horror stories of religious leaders going into houses of even married women and committing adultery while pretending to be doing long prayers. That's why even in our church, we discourage men from visiting women even in the guise of visitation or prayer. Must always be group, or there are people with those who are visiting, and you don't visit a person alone in her house or in his house. Because of such things possibly being offered by the devil, even to those who never have plans about it, could be led into temptation. Do not take sexual advantage of children and young people. It is happening everywhere. That's why we should have our eyes open. Children being molested by their teachers, Cub Scouts, Boy Scouts being molested by their scout masters, young people being molested by their counselors, by their visiting uncles, sometimes by their grandfather. And this is doubly wrong because those who are young cannot protect themselves, not only physically but especially psychologically, from such abuses. Do not sexually take advantage of the poor.
because many poor people have to work in unprotected environments and they are taken advantage of. Do not take advantage of subordinates, yung mga sakop, mga tauhan, mga empleyado. We are taught not to take advantage of the psychologically and mentally unstable. That's why it happens that even in mental institutions, magtataka ka na lang itong pasyenteng babae, biglang nagdadalang tao, eh nakakulong naman sa doon, dapat sa lugar na yon. Bakit? Sinong gumawa? Eh di ang mga dapat ay nag-aalaga, ang mga dapat ay tumutulong sa kanila ay nagsasamantala sa kapansanan ng isip ng ilang tao. That's why referring to false prophets and many, many sexual abuses are done in the religious context, brothers and sisters. In religious houses and institutions and organizations and activities, many of these things are happening. Why? Because many people who go to the retreat, who go to the camp, who go to prayer, who want to be counseled or who want to be prayed for, are actually weakened people. Usually they have a problem with their husband or with their spouse. They have a psychological need or they are needy of attention and care. And it is so easy for counselors to be tempted to provide such fatherly affection. That's why nire-require natin na pag may mga counseling, glass ang mga doors, glass ang mga windows, even our counseling rooms here, so that passersby will be able to see what's happening inside. And we require married people to come with their spouses when they ask for counseling. At pati ang inyong lingkod, umiiwas ako mag-counsel when I sense na may iba namang agenda ang counseling. Pastor, tapos ang lakit-lakit ng mata, pwede po ba magpa-counsel? Ginaganyan-ganyan ang mga kulot. Magpa-counsel ka dyan sa lelang mo. Kasi yung counseling na yan, yung pwede po ba magpa-pray? Kung minsan hindi naman ikaw na counselor ang may balak na gumawa ng masama. Pero itong mga miyembro para mga bulating nagpapaikot-ikot dyan, kaya dapat maingat ang lahat. And I want you to be aware of these things. Because it is never church policy to abuse anybody, but sometimes there are church people who abuse their position and personally take advantage of others. So referring to false prophets of this nature, 2 Peter 2:14 says, with eyes full of adultery, they never stop sinning. They seduce the unstable. These are religious leaders. Paano nagtitiwala tayo? At paano po nangyayari yan? Because many people who have psychological problems are at that moment psychologically weak. Therefore, they get magnetized to people they think are strong. Kaya laman nagkakaroon ng ganitong uri ng approach. 1 Timothy 4:6, and that in this matter, no one should wrong his brother or take advantage of him. Kaingat na ingat po tayo lalo sa mga policy ng mga ganyan, mga counseling, mga visitations. The Bible teaches us to treat people in purity, especially if they are needy. 1 Timothy 5:1-2, treat younger men as brothers, older women as mothers, and younger women as sisters with absolute purity. Kung minsan akala mo ang iyong mga young people ay nag-overnight prayer, sabi niyo, mag-pray na lang kayo isang oras. Anong overnight pa? Ang haba-haba. Maring pwedeng magkaroon ng mga milagro. Yung mga sobrang lalong ginagabi, nagiging mga close masyado, nagkakaroon ng opportunity. Na wala namang balak nung umpisa, pero nung nadarang, ay nagsiklab at kumudlog at kumidlat sa tanghaling tapat. Ganyan ang nangyayari pagka ang mga tao ay hindi nag-ingat. So that is what the Bible teaches about it, more or less, because there are many other details, but generally, what is that? Not to abuse people and not to commit a sexual act with a person, not your spouse. What for? Why does the Bible teach about this? Why is the Bible so strongly opposed to sexual immorality? Why does the Bible teach against such immorality? For order, para sa kaayusan. God is God of order. 1 Corinthians 14:33, for God is not a God of disorder,
but of peace. And if there's going to be order, everything must be in its place and everyone in their place. Sexual immorality leads to chaos. Nakikita niyo po ang gulo na dinadala niyan. Isang tahimik na pamilya, bigla na lang masasabog ang isang katotohanan na meron palang ginagawang milagro ang tatay o nanay o ang anak, ang manugang, ang biyanan. Di ba nagkakagulo? Yung dating tahimik, gumugulo. Yung dating order of their life, nagkakaroon ng disorder. That's what Satan likes to happen. Because God is God of order, Satan is God of chaos. And he knows that one of the most effective way to bring chaos to the family, to society, is to drag people into sexual immorality. Because there will be jealousy and there will be retribution. May mga gantihan, may nagbabarilan, may magsasaksakan, may mga nababaliw, gugulo ang buhay. David's affair with Bathsheba led to Uriah's death and to eventual sequence of events that made David's life, especially later, miserable. What for? What does the Bible teach for? For peace. For peace in the heart and home. Therefore, for peace in society. Payapa ang mga mag-asawa na matapat sa isa't isa. Pero tingnan nyo oras na may nagtaksil na at oras na nagkakabistuhan na, napakagulo ng buhay. Yung mga hirap-hirap ipunta na sa mga gamit, ipinambabato, kakabasag-basag, nagkakawasak-wasak, napapabayaan ang mga tungkulin, pati ang trabaho. What else? What for? For dignity. Because man and woman were created in God's image. Their dignity and respectability must not be minimized, trivialized, or destroyed by sexual misconduct. Gaano karami na po na pagkakababa ang sinusuot ng mga tao na nakikiapid na gumagawa ng mga sexual misconduct. Kung ano-anong mga nakapagpapababa sa pagkatao ang nararanasan. Nararanasang mahabol ng saksak, nararanasang magtago, nararanasang hiyain at insultuhin sa publiko, nararanasan na manganib ang buhay, all because of sexual immorality. Nararanasan ng mga otherwise matitinong mga babae na magpa-abort, mailihim lang ang bunga ng kanyang kasalanan. Nararanasan mga matanggal sa trabaho, matanggal sa mga ministry, pag-usapan ng lahat, all because of this. So people should sit down and think, is this worth it? Bakit po natin ito pinag-uusapan? Kasi maaaring meron sa ating kalagitnaan na gumagawa nito. Ito talagang dapat pag-usapan. Oh, hindi tayo ang gumagawa, pero yung mahal natin sa buhay ang gumagawa. Maaapektuhan din tayo niyan. Dapat alam na alam natin na ganito mga bagay. O baka tayo pa ay partner in crime by being just a silent audience, not protesting, not stopping this. That's why whether we are the doer or the victim of it or just a bystander, it is relevant to all of us. What for does the Bible teach against it? For glory. For God's glory and for man's glory. God is glorious and man was made in God's image. But because of sin, very especially sexual immorality, that glory that's supposed to be enjoyed even by man is sacrificed, stunted, frustrated, probably even not enjoyed at all. Sexual immorality hinders and prevents spiritual development. Pag meron pong sexual immorality, yung balak ng Diyos na mag-grow tayo from glory to glory to glory, natitigil. Umaatras pa nga. At pati yung mga mahal natin sa buhay ay nadadamay. Sino ang sobrang galing na artista na patuloy na nabubuhay sa kasalanan pagkatapos sasabihin niya nag-grow din siya spiritually? Yan ang isa sa mga pinakamalaking hadlang para lubos na umangat ang ating pagka-espiritual yung tayo'y hinihila pababa ng immorality. One gets stuck to baseness. Hindi makaangat. Napakaganda po ng balak ng Diyos para sa atin that we will grow from one degree of glory to another.
na yung alam natin tungkol sa Diyos last year, ibang-iba na ngayon dahil lumalim ang pagkakilala natin, paganda ng paganda ang pag-unawa natin, palawak ng palawak ang ating espiritu at ang ating kaalaman, pero lahat yan natitigil, umaatras, naaabala pagka pumasok ang immorality sa ating buhay. What for? For safety. For safety of health and life. Gaano karami po mga sakit ang associated with the immoral sexual act? Gaano karami, magtanong kayo sa World Health Organization, kung gaano karami ang nagkakaroon ng sexually transmitted disease? And very seldom will anyone get it from his or her spouse if both of them are faithful to each other. Ang nakakalungkot ko minsan, ang faithful mo sa spouse mo, siya pala hindi. Tapos may uwi-uwi sa iyong sakit. Di nadamay ka rin, nadamay anak mo, nadamay na naman kayong lahat. Kaya ito ay usapin nating lahat. Sapagkat hindi, pwede hindi tayo madadamay kahit iba ang gumagawa. Kaya kailangan tayo nagbabantay, nagtuturo, at patuloy na nananalangin, lumalapit sa Panginoon, nang hindi tayo masira ni Satanas sa pamamagitan ng ganitong immoralidad. Ang dami-daming sakit. Tapos dahil ikinahihiya pa yung sakit na ito, hindi mo maipagamot, pati pagpapagamot, lihim, iba pangalan, kung saan saan malalayong klinika pupunta, nai-infect tuloy, sari-sari. Kaya indignities. Whenever people are confronted or tempted to commit sexual immorality, we should ask this kind of questions. Will this thought or act destroy order? Masisira ba ang kaayusan ng buhay ko at ng aking pamilya? Will it destroy peace? Nasa halip na isa lang ang laman ng isip ko, nagdadalawang loob tuloy ako. Sa halip na isa lang ang idinidinner ko pag Valentine's Day, meron tuloy pang bisperas, may pang AM, PM, at merong post-Valentine. Kaya na-invento pa yung post-Valentine, meron pang pang-post-Valentine. Nahahati ba ang aking Noche Buena? Gumugulo. Hindi ka pwedeng maging tahimik ng marami kang kapartner sa buhay. Will it destroy human dignity? Bababa ba yung esteem ng mga tao sa akin, sa aking kapartner, sa aking kamag-anak, etc., etc.? And will it destroy my sense of safety? Will I be endangered? Kaya nakikita nyo kung minsan merong binarel ni ganon, yun pala ang bumarel asawa nung kasama niya. Eh kasi bakit sila ang mag-asawa, magkasama? Eh iba pala yung asawa nung kasama niya. Nababaril tuloy. Bakit nga hindi mangyayari? Itatanong din natin, will this thought or act steal from A or from the rightful party? Okay. And ito ang isang tao, meron akong pwedeng gawin sa kanya, sexually speaking. Pero may mga nanakawan ba? Kung ito may asawa, nanakawan ko ang asawa at anak o mga anak. Dahil pwedeng magulo ko sila eh. Kung ito'y single, sinong nanakawan ko? Ang mga magulang nito. Nagpalaki, nag-aruga at hanggang ngayon patuloy na nag-aalaga. Dinadaya ko sila, pinagtataksilan ko ang mga magulang na ito dahil ginagawa ko ang hindi ko dapat gawin sa kanilang mga anak o sa kanilang anak. Dapat tinatanong natin yan. When two people commit sexual immorality, hindi lang sila ang nadadamay. Lahat ng nagmamahal sa kanila, lahat ng tinatangkilik nila at lahat ng tumatangkilik sa kanila. You commit sin not against yourself only, not against your partner only, but against society. And very especially, against God. And so you ask yourself, will this prevent godliness? Will this prevent spiritual growth? Kaya lang lalong-lalo na sa mga Kristiyano, magkakasama ko minsan sa choir, magkakasama sa dramatic group, magkasama sa worship team, may kani-kanyang asawa, tapos nagmamahalan. Hindi nyo ba iisipin na, will this prevent godliness? Na itong ginagawa natin, tiyak na one of these days, matitigil ka sa pagkanta, matitigil ako sa pagtugtog, matitigil ka sa pag-worship, matitigil ako sa ministry ko. Dahil sa ginagawa natin na ito, dahil hindi sila compatible. Dapat yan iniisip. At hindi ko konti, mga kapatid, ang napakagagaling sa ministry, mabunga, maayos,
natitigil, napipigil, nadidisiplina dahil nga sa ganitong mga gawa. Kaya dapat lagi nating ipinapanalangin ang ating mga sarili, mga mahal sa buhay, and especially church people, you pray for your church leaders, you pray for the servants that serve in the context of the church, mga mga-awit, mga nganta, lahat yan, mga teachers. Kasi syempre, mas maraming ina-assign si Satan na mga demonyito para yan ay guluhin. Kasi pag nagulo nila, mas maraming maapektuhan. But workers, don't make that an excuse. Kasi kahit maraming assign sa'yo si Satan, greater is he that is in you than he that is in the world. Hindi mo dapat sasabihin na eh, kasi maraming temptation. The church, what sets the church apart? Anong pinagkaiba ng church sa mga Lions Club, Jaycees, Save the Whale Movement, Orchid Society? Among many things, and the primary thing, is that we are set apart for God's holy use. That we must never forget that immorality has no place in our lives, in our activities, in our organizations, even in our thoughts. So, what to do about sexual immorality? First of all, know in principle all its forms. Principle lang, hindi in experience. Ano-ano ba yan? Huwag tayong para mga hipong tulog, dinadala ng agos, walang kamaang-muang at kamalay-malay. Nagtataka naman ako, napakarami rin mga magulang, walang kamalay-malay, naku, ano-ano na milagro ang ginagawa ng mga anak nila. Dapat makiramdam, alamin, kumanap ng mga pattern. Ang number one, yung dapat mga suspect, yung mga laging ginagabi, may mga overnight. Hindi naman lahat ng ginagabi nag-overnight ay may himala. Pero isa yan sa mga common denominator ng mga himala. Yung mga sobrang close. Ang dami ko na pong na-counsel cases, dinadala pa ni bata sa kanilang bahay, itong nang mamolesa sa kanya, pinapakain pa ng nanay, pinagpiprito pala at pinagsasangag. Ang hindi niya alam ay dapat niyang busan ng gasolina at sindihan yung bisita niya dahil yun pala ang nagmamolesta sa anak niya. May mga magulang binibigyan pa ng hotel vouchers ang mga kung sino-sinong leader. O mag-overnight kayo sa hotel para makapag-pray kayo. Yung pala, dine-devour ang kanilang anak doon. May mga magulang pa mag-fundraising tayo, ibili natin ng kotse si ganon. Yung pala, kung magkakasasakyan, dinadala ang mga anak nila kung saan sa ang dilim at mga biglang liko. Yung mga magulang pa, ang may mga pasimuno, kasi hindi nakikiramdam. Kaya dapat makiramdam. Know all of these immoral acts in all its forms. Especially children, we have to protect from mga visiting relatives that go overnight ng mga gani-ganito. Because according to studies, most of sexual abuses done against children are done by relatives. People that you trust, people that have access to them, household help. Kaya tinuturuan mo mga bata, pagka ang ating mga helper, ganyan-ganyan, yung hinihipo ka dito, dyan, huwag kang papayag, isusumbong mo agad, kasi sa makakala, kinikiliti lang kita. Malay ng bata. Kaya dapat tayo alert. Dapat tayong mauna sa isip ng mga bata kaysa maunahan tayo ng mga molestador. Dapat itanim mo, itong anak, ito, huwag kang papayag, itong ganito, mali ito. Sasabihin mo, kahit sino, magsusumbong ka. Ganun agad. Ephesians 5:3, but among you there must not be even a hint of sexual immorality or of any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's holy people. Hindi tayo pwedeng mabuhay on denial na hindi natin pinapansin na yung mga bagay na nangyayari pala. Ihanda natin, lalo-lalo ang mga bata. What else do you do? Aside from knowing its forms, avoid it. Avoid. 1 Corinthians 6:18, flee from sexual immorality. All other sins a man commits are outside his body. But he who sins sexually sins against his own body. Kakasala ka sa sarili mo, nagkakasala ka ba sa iba? What else do we do? Stop it. Kung tayo yung gumagawa, stop it. At kung iba ang gumagawa, help. Stop it. Colossians 3:5, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust,
evil desires, which is idolatry. Kailangang pigilan yan, patayin, ubusin, lipulin, huwag magtira. Sapagkat kahit konti lang natira, mamaya buhay na naman yan, may mangyayari na naman. And what else do we do, brothers and sisters? Expose it. Expose wrongdoing. Expose sexual immorality. But, listen well, only to the proper forum and to the proper parties involved. Hindi naman yung iskandalo, in-expose mo na kahit sa mga iba na hindi naman sila kasangkot. Yun lang merong direct interest in the case. Dapat malaman nila ang nangyayari. Expose it. But not expose it to just anyone, but only to those who are directly affected or who can directly help correct this mistake. Ephesians 5:11 have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Expose them. Minsan mayroong isang young person sa isang church, bigla na lang siyang bumabagsak sa mga test, ikinocomplain ang school, ang kanyang behavior, ang gulo-gulo, hindi na siya dati, hindi pa makatulog, nangangayayat, napupuyat, nag-change ang behavior. Yun pala, nung nag-imbestiga yung ama, this young person was being molested by their youth pastor. Oh, naging violent yung family, gusto nilang patayin yung youth pastor, gusto nilang gawa ng masama, dahil hindi nila matanggap na pinagtak sila ng kanilang pagtitiwala. And this story keeps repeating in many, many instances. That's why we have to know and we have to unmask it. We have to unmask the work of darkness. We cannot be parties to keeping it secret and hiding it. But especially to people who are directly involved. What do you do with immoral acts like that? Unmask it. Tanggalin yung takip. Expose it for what it is. 1 Corinthians 5:1. It is actually reported that there is sexual immorality among you. And this is the church being addressed by the letter of Paul to the church at Corinth. So it's very important that we are aware. What do you do with sexual immorality? Do not deodorize it. Do not sugarcoat or glamorize it. It is sin, it is evil, yan ay dapat pandirihan, at hindi yan dapat inaaruga, hindi dapat inuunawa, yan ay sinusugpo. Yan ang dapat ginagawa dyan. So, what else do we do with sexual immorality? Destroy it at its early stage. Habang maaga, nip it in the bud, so they say. James 1:14 to 15. Each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. So ano doon nangyayari? Nag-uumpisa lang yan ng maiksi, maliit na desire. Pero pagka pinagbigyan mo at pinakinggan, magkakaroon na ng kasalanan. At ang kasalanang ginawa ng lubos, pinaulit-ulit, anong dadali niyan? Kamatayan. Kaya maaga pa lang sinusupo yan. Hindi inaala-alagaan yan. Hindi inuunawa. It must be crushed underfoot like a poisonous scorpion, because it is a poisonous scorpion. So what do we do, especially if we are the ones struggling with immoral thoughts? Then change thoughts. Change thought patterns. Romans 12 verse 2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Baguhin ang pag-iisip. At syempre, makakatulong naman kung tayo magkikilos ng maayos, mananamit ng maayos, para hindi naman yung taong walang iniisip na kalaswaan, nung nakita tayo, biglang nagkalaswa ang kanyang isip. Dahil sa itsura natin. Kaya kung minsan merong sobra naman mga sexing babae, sige ko, kapatid, maawa ka naman sa mga lalaking madadaanan mo.
mahamag ka. Dahil yung tahimik na tahimik nilang buhay, biglang maliligalig dahil lang dumaan ka. At gumuguhit ang pabango mo na parang jet na andong ka na nasusundan ka pa. Sa paggalaw-galaw ng buhok mo, tinamaan na yung mga pisngi ng nadaanan mo, tapos magtataka kung bigla ka diyang nirip. Even men, women, but all of us have responsibilities. Kaya pag nagdadami tayo, mga kapatid, sabi nyo, am I dressing responsibly? Iniiwas ko ba sa tukso ang mga tao? O, tinutukso-tukso ko. Bakit mo nga hindi tutukso-tukso? Ay, naka-close tech pa, pero may peekaboo. Butas pa sa gitna yung damit. May slit hanggang bewang, ang neckline hanggang pusod. So, hindi naman tatahimik ang tao makakakita sa'yo. Magbabalisa. Kaya sa awa mo na lang, lalo yung sobrang gaganda, maawa naman kayo. Maawa sa kapwa, takpan ninyo ang inyong kagandahan. Kaya siguro nga, may wisdom yung ginagawa ko minsan ng mga Muslim countries, sinusuklaban na lang ng itim na kortina ang mga kababaihan. Dahil kahit wala naman na sa isip mo, biglang dumaan, maiisip mo tuloy. Mga kapatid, lahat tayo may pananagutan. Dress responsibly, that you will not become the stumbling block and you will not be cause of sin to other people. And what else do we do about sexual immorality? Discourage its practice. 1 Thessalonians 4:3-5. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust, just like the heathen who do not know God. So, we discourage its practice by words, by teaching, and by safeguards. Mga nanay, be sensitive about the safety of your daughters. Do not just trust even just any male relative. Dahil napakaraming nagiging ganyan ng mga abuses. At saka kung yung mga anak ninyo gustong ilabas ang pusod, may higaw pa yung pusod, tanong nyo mo, perdible, gusto mong perdiblehan ko yung pusod mo? Gusto mong tusukin ko ng abrelata yung pusod mo para makumpleto na ang kaartehan mo? Dapat hindi nakikita sa mga Christian young people yung mga labas-labas na pusod, labas-labas na likod. Marami kasi mga nanay, mga konsentidora, hinahayaan nila yung mga anak nila. Sampilungin nyo lang minsan yan at isang magkabilang bigwas ang ibigay nyo pag hindi tuminoy ang mga yan. Total walang 911 sa Pilipinas. Anong klaseng pananamit? Hindi ko makita. May mga Christian mothers pa, mga kumakanta pa sa worship ang kaling mga anak. Pag nag-praise the Lord, kita mo na ang kilikili. Pag yumuko, nakita mo na ang kaluluwa. Pag umangat ng kote, nakita mo ang pusod. Christian daw. Mga konsentidorang magulang, nagiging dahilan din, napapahamak ang kanilang mga anak. We should dress properly. Ngayon, kung nagkataong ganyan ang suot nyo ngayon, excuse muna ngayon, next week. Kasi baka hindi na kayo tumayo tuloy dyan. Next week na lang, excuse muna. But we must be kind to others. Tandaan nyo, this is kindness. Sometimes you think that because you want to boost your own ego, you want to be attractive, but actually you're being unkind to others who just might get attracted. Ang tanong kasi, will you return the attraction? Kung meron bang nagkagusto sa inyo na tatlong maton, pagbibigyan nyo ang lahat, iibigin nyo rin sila. Kasi kung hindi, huwag nyo silang akitin. Napakahalaga na maging maingat. Sexual immorality has no place in God's people's minds and thoughts, even in God's people's bodies, especially in activities. Ano po ang description sa 1 Corinthians 6:11 sa mga anak ng Diyos? But you were washed. You were sanctified. You were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. When people change the way they think, their world changes. Kaya ang lahat po nandito sa isip. Buti na lang nandito kasi controlled natin. Hindi isip ng iba, kundi isip natin. Baguhin natin ang pag-iisip tungkol sa anong maganda, anong kaibig-ibig, anong dapat. Sabi ng isang pong quotation, sow a thought, reap an act. Magtanim ng isang isip, kaisipan, umani ka ng isang pagkilos o gawa. Sow an act, reap a habit.
magtanim ng isang ginagawa, pag inulit-ulit mo, habit mo na yan, nakagagawian mo na. So a habit, reap a character. Pag inulit-ulit mo yung habit mo, character na, ikaw na yon. It begins with a thought. And let's begin thinking of modesty, physical modesty, of being kind to people who might get attracted to us. And then, all our habits, our actions, and character will follow. 1 Thessalonians 4, 3-7. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the heathen who do not know God, and that in this matter no one should wrong his brother or take advantage of him. The Lord will punish men for all such sins, as we have already told you and warned you. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. So God is able to help and keep people out of immorality. Because of immorality, people are kept and expelled away from God, away from the fellowship. Marami po na-expel sa fellowship. Lalong-lalo may mga responsible positions. And because of these responsible positions, people trust them. And then hindi pala trustworthy. They have to be disciplined. They have to be expelled. Walang matinong church ang magtatanggal ng isang matinong worker. So pag may natatanggal, mag-isip-isip kayo. Hindi na lang ini-iskandalo, hindi na lang ibino-broadcast, pero imposibleng walang dahilan. 1 Corinthians 5:1-2, a man has his father's wife. Isa daw yung immorality sa Corinth. And you are proud. Pinagmamalaki niyo pa. Shouldn't you rather have been filled with grief? And take note of Paul's prescription. Have put out of your fellowship the man who did this. Ito tinuturo ni Paul. Yung gumagawa ng mga garapal ng mga kasalanan na yan, nagdadamay ng iba, sumisira ng magandang pakitungo sa church at pagsasamahan, nilalagyan ng malisya, dapat yang alisin sa fellowship. Yan po ang sinasabi. Yan naman kung minsan mga naaalis, sila pang maiingay. Akala'y matatakpan ng kanilang ingay ang baho ng kanilang mga kasalanan. Kaya kailangan maingat po tayo. And when all is said and done, with all the stories around us, stories of horror because of immorality, it is not difficult to conclude that it is not worth all the trouble. Yung mga minapatay o nakapatay, nawasak ang pamilya, naibenta ang mga ari-arian, nagkaroon ng sakit, it's not worth all the trouble. Hebrews 11:25, si Moses, he chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the pleasures of sin for a short time. Ano daw? For a short time. Yung mga short time na yan, dapat wala yan sa mundo. No? Yan ang hindi pinili ni Moses. Sabi niya, kailangan yung for a long time, that which is eternal, that which is godly. Ama naming Diyos, kayo ay di namin pwedeng paglihiman. Alam niyong kalagayan ng bawat isa sa amin sa oras na ito. Suriin niyo po kami, Panginoon, at turuan niyo kaming suriin ang aming sarili. Meron ba sa amin na sasakalok sa lukuyan ay sangkot sa sexual immorality? Kung meron man, naway wala. Pero kung meron, hindi ko kayo patatayuin. Di na kailangan yon, kasi alam nyo yon kung kayo'y ganun nga. Makipagniig sa Diyos sa tahimik na panalangin. Yumuko tayong lahat. Kung meron sa atin na nasasangkot sa sexual immorality, huwag nyo na ipagpabukas, huwag nyo na ipagpa-next week, next year. Today, decide to live this life of sin. Today, soften your hearts when you hear God's word. Do not harden your heart as in the rebellion. Do not continue to commit sin when you know that it is wrong.
because you may be destroyed beyond repair. Today, seek God's forgiveness. Kung meron. Dalangin ko, wala ni isang gagawa na itong prayer dahil wala. Pero kung meron, tama na yan. Kung nakalusot kayo na ng ilang buwan, ilang taon, huwag kayong mag-akala na lagi kayong makakalusot. Lalong-lalo't hindi pa kayo nadadamage ng husto, magpakatino kayo. Bitawan yan ngayon agad bago kayo madamage. At sa mga na-damage na, huwag nyo nang dagdagan ng damage. Tama na yan. Let's get serious with God and let's get serious with godliness. Kung may mga kasama tayo, hindi ito ang case nyo, I also want you to bow before the Lord and pray. Pray for people you know na nasa sangkot sa sexual immorality. Panalangin nyo sila. Kung sila'y narito, magkapalagayang loob kayo, alam nyo yon, o mag-asawa kayo, alam nyo ang istorya ng bawat isa, ipanalangin nyo. Don't judge, but pray for these people. Kung kayo naman po ay victim, meron kayong mahal sa buhay, magulang, asawa, whatever, kapatid, na nasa sangkot dito, pati kayo nagdurusa, manalangin. Humingi sa Diyos ng lakas at kakayahan so that you can become part of the solution. But all of us should cooperate and put these things to a screeching halt. We should stop immorality in our lives, whether caused by us or by others. But of course, if it's others causing that, the most we can do is to pray, to counsel when they are soliciting our advice. At huwag tayong mangonsinti. Lalo mga magulang, huwag niyong kukonsintihin na mga anak niyo na gumagawa ng mali. Ituwid sila. Kahit sila pa'y kumikita, kahit sila'y nagbibigay, it doesn't entitle them to change the moral rules of God. Bilang magulang, meron kayong right magsabi sa mga anak nyo, anak, kahit nagbibigay ka, kahit sinusuportahan mo kami, hindi kami sangayon sa ginagawa mo sa buhay. Huwag kayong mawala ng tinig dahil lang kayo nabibigyan. Dahil ang tunay na pinanggagalingan ng lahat ay Diyos. Sa Diyos nagmumula ang lahat. Nagiging tagaabot lang ang mga tao. And if they are corrupt, if they are immoral, as people of God, you should correct them as well. Don't be beholden to anybody just because they give you something. Heavenly Father, move in our midst. Purify our hearts, purify our families, purify our homes. Very specially, we ask you, Lord, to purify our church. Expose works of evil and sexual immorality so that they may be corrected, O God. Teach us to stand up for what is right. Ituro mo sa amin, Panginoon, manindigan, gawin ang tama, no matter how painful, gawin namin ang tama. Hindi maaari kaming mamuhay ng dalawa ang Diyos. We cannot live double lives. We committed our life to you, O God, and we like to continue to make only one God in our lives, and that is you, God of morality, God of holiness, God of purity. Teach us to correct errors in our midst, especially if such errors are in our hearts. At kung may mga tao dito, Panginoon, naging victim ng sexual abuse, dalangin namin, Panginoon, dagdagan mo po ang grasya para sa kanila, that they may be able to be restored by your grace, that they can recover from this sad incident or situation, and that all the rest of their remaining days on earth, you will be their guardian and their savior, and that you will fill their lives, O God, with many beautiful things. Kung may mga kasama kami, Lord, na pwedeng naging guilty or still guilty of abusing others, let your spirit convict us so that we may leave this hall changed in our hearts, and therefore our words, our thoughts, our activities, our habits, and our character will change. Move mightily, O God. Let your spirit move among us and do what needs to be done to each one of us. Mga kapatid, manahimik tayo sa presensya ng Diyos. Tanggapin natin sa Kanya kung anong dapat nating tanggapin. Kung kailangan tayong tumanggap ng pagtutuwid, tanggapin yan. Kung kailangan tayong tumanggap ng comfort, pagpapatawad, tanggapin yan. Alone with God, let the God of our fathers, the God of Moses, the God who created heaven and earth, fill us with His presence
so we may be corrected or comforted. Be alone with God and decide to wage war against sexual immorality.